Isang magandang hapon na naman po sa inyong lahat. Narito na naman po ako para po i-share sa inyo ang lulutuin ko sa araw na ito. Tayo po ay magluluto ng masarap na merienda. Ito po ay empanada. Pero ang gagawin po nating filling ay gulay para po mas masarap at masustansya. Ang ating ingredients para sa ating dough, ang ating flour, water, melted butter, egg, sugar, at syempre hindi nawawala sa aking mga recipe ang powder malunggay. Dahil ito po healthy at ito po ang nagpapasustansya sa aking mga niluluto. So, ito po naman ang ingredients sa ating filling. Syempre ang ating munggo. Dahil sa mahal po ng karne ngayon, substitute na lang po natin ng munggo. Rich in protein naman po ito. Lagyan po natin ng powdered milk. Ayan, para mas masustansya pa po. At masarap. Then, ang ating sugar. So, ayan, umpisahan na po natin ang pagmimix ng ating ingredients para sa ating dough. Ito po ang ating powder. Lagay po muna natin ang ating sugar. Then, ang ating salt. Lagay na rin po natin ang ating egg. Butter. Mix lang po natin. Lagay na po natin ang ating powder malunggay. Ng ating tubig. Ito po palang tubig ay cold po siya. Mix lang po natin. So, ayan. Kapag ganito na po, pwede na po natin masahin. Ito po natin. Siguraduhin lamang po natin na malinis ang ating mga kamay. So, ayan, after po nating mamasa ang ating dough, ipoform lang po natin siya ng parang bola. Ayan. Tingnan nyo naman po ang ganda ng texture ng ating dough. Kitang-kita po ang malunggay. So, ayan, lalagay lang po natin sa isang bowl. Ayan. Then, coveran lang po natin. Kahit na tela pong pang-cover natin, okay na po. Then, ire-rest po natin siya ng 25 minutes. At habang ire-rest po natin ang ating dough, iluluto naman natin ang ating filling. Ilalagay na po natin ang ating munggo. So, ayan. Titingnan na po natin ang ating munggo. Ayan. Ito na po. Ilagay na po natin ang ating sugar. Ayan. Haluin lang po natin. Then, ang ating powdered milk. Lalagyan ko po talaga nito para po mas masarap po ang ating empanada. So, yan. Iluto lang po muna natin siya hanggang sa matuyo po. So, ayan. Titingnan na po muli natin ang ating ano. Ayan. Okay na po. Pwede na po natin hanguin. Ipipress na po natin ang ating dough. Minik na po natin. Yan lang po natin ng flour ang ating pagpipressan. Ito na po ang ating dough. Gagamitin ko po steam this. Yan. Press lang po natin hanggang sa makuha natin kung gaano po ang kapal ng ating dough. So, ayan. Ayan, pwede na. O, ikakat na po natin. Cut lang po natin. Depende po sa inyo kung gaano po kalaki ang gusto niyo size. So, ayan. Ito na po. Ayan. Kita.
nakikita niyo naman po, oh. Dalhin lang po natin. So, ayan, tapos na po natin makat ang ating empanada dough. Lalagyan na po tayo ng filling sa ating empanada. So, ayan. Masarap po ito dahil gulay at nandito rin po ang ating malunggay. Close lang po natin. I-press lang po natin ang edge. At para hindi po bumuka kapag piniprito natin, i-double seal po natin. Ganito po. So ayan, magpapainit na po tayo ng ating pan. Pag mainit na po, ilalagay na po natin ang ating mantika. Antayin lamang po natin uminit bago po natin ilagay ang ating empanada. So ayan, mainit na po ang ating mantika. Nagbabubbles na po siya. Lalagay na po natin ang ating empanada. Antayin lamang po natin maluto ang kabilang side. Pag na golden brown na po mamaya, pwede na po. So ayan, titingnan na po natin kung pwede na natin baliktarin. Pag na golden brown na po ang kabilang side, pwede na po. Ayan, pwede na. Ang bango po. Ayan po, kitang-kita ang malunggay. Antayin lamang po natin na mag golden brown ulit ang kabilang side. Pwede na po, luto na. So ayan, titingnan na po muli natin kung pwede na natin hanguin. Ayan, pwede na po. Luto na rin po ang kabilang side. Tanggalin na po natin. Wow, tingnan nyo naman po, ang ganda. Kitang-kita po po ang malunggay. At ang bango po, parang may karni na rin po siya. So, ayan, narito na po, luto na po ang ating empanada. Ayan, munggo empanada po ito dahil munggo po ang ating ginawang filling. So, ayan, titikman na po natin. Ayan, ngayon bang po, at kitang-kita po pa rin ang malunggay sa ating dough. So, titikman ko na po. Ang sarap po. Tiyak po na magugustuhan nyo rin po ito. At masarap po siya pang merienda. Healthy po siya dahil may gulay po. So, ayan. Sana po nagustuhan nyo ulit ang video kong to. Maraming salamat po. Ayan, nakagawa na naman po tayo ng isang masustansyang pang merienda.